bagong buhay na yung tao. Yan. Pwede naman talaga aspects of smoking, alcohol, medyo nag-active ang lives, ng activities, yung mga people nag-exercise na po, medyo particular sa food, malaki ang chance na lang makabalik, no? Pero, ano premise na, nag-control din ng BP, control ng sugar, control din ng cholesterol, malaki ang chance na makabalik. Nasama ko pa ng kasi before pa, hindi ko pa kinakilala, umiinom na ako ng
mañana. No, no, no. Yo que no. Yo que no. Borderline is a dosage ng percutane, which is usually naman natin dinidiscuss. So usually, pag mataas talaga yung cholesterol and yung blood pressure, we try to recommend them to try yung 1 month natin, di ba? And then when they are controlled naman po yung BP nila, pwede na natin isuggest yung 2 to 3 times per week. Kaya pala ko yung BP na yung sabi. Eh kasi ito gano'n magsaka po, marami na. Marami kasi nakatama sa core cube, sa core cube. Oo, kaya pinatagal niyan yung ako. Kasi kasi sa core cube, sa core cube. Doc, if ever may enlargement heart, kapag kumilang po niyan, pwede mag-ignore ba yung heart? Okay, ito yun. Once ito, enlarge na yung heart mo, kung mahirapan tayo bumalik sa normal. Ang kinakailangan natin, pag-tenetan sa enlargement of the heart is pag-normal pa yung pumping contraction mechanism ng heart natin. Nag-expand na siya eh, di ba? Kasi pag nag-expand ang heart natin, lumaki, balatago yan, mag-fail yan, mag-contract. Yung contraction na papatay natin ngayon. Kasi yung paglaki hindi mo na may pabalikan sa condition ulit, hindi na. So kinakailangan talaga pag-tay na again, yung BP, sugar, yung kinakailangan, cholesterol, wala ko nabasa so far sa mga studies tungkol sa mga domains ng mga congenital heart disease. That's all. Same father to the mother. Meron po kasi siyang heart condition yung father ko. So, I'm just a little bit confused. First, meron ko siya sa heart, and then the trigger din sa diabetes niya. Is it true po na yung tao, hindi siya basically kapag may heart condition, hindi siya namamatay mismo doon sa heart condition, but sa complication. Complication sa diabetes, din. Complication of heart, din. Which lead me to my second question. Na yung COQ din, which is presently sa product namin. Is it okay po na, na dad is taking medication and this is a food supplement? Hindi po ba so, sobrahan po ba? Ina, buti na nag-clarify ngayon yung dosage natin kasi nga, bukod dito, ito kasi yung papalaw doon ng dugo nito eh. Sa tato. So if your father's already taking aspirin, or clopidogrel, o kaya naka warfarin, di ba? Hindi kayo pwedeng, hindi yung pwedeng ibigay ko ng madalas. Kasi magiging malaw na masyado ang dugo, magbibigay ang pasyente. Kaya siguro, for your father, siguro once a week na, so, pwede mo binigyan ito. Kasi nga, kung nag-take na siya ng aspirin, or clopidogrel, or warfarin, injectable. Kasi ito, nakapagpalaw mo ng dalawa. Heart syndrome.